guys, this is Mama Teresa and welcome to my YouTube channel. So in today's video guys, we will be talking about how to be a coordinator in an event. Last January 16, 2021 was my daughter's 18th birthday. And in that event po, ako lang po yung nag-coordinate and nag-plan sa lahat sa event na yun. Woo! And because of that experience, I have a lot of realizations and I have a lot of lessons na na-learn tungkol sa pag-coordinate ng isang event. So because and so guys, I want to share that experience po sa inyo. But before you get started, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell so that you are updated on my video. And also, if you like this video, please hit the like button and baka gusto niyo rin naman i-share, pwede rin. Salamat po sa inyo. So, balik tayo sa ating topic today. Paano nga ba yung pag-coordinate ng isang event? I've been into coordinating a lot of events. No, hindi ko nasasabihin, marami-rami na rin po akong na-handle na event. Kaya lang, the debut or the 18th birthday of my daughter was the biggest event so far na aking na-handle. Kaya, marami akong na-learn na lesson. Pag-uusapan po natin muna, ano ba talaga yung coordination? Is it the same with planning? By principle, there is a difference between event planning and event coordination. However, yung event coordination and planning is parang naging isa na. Especially here in the Philippine setting, yung event planner mo is at the same time your event coordinator na rin. However, sabi ko nga, di ba, I have experiences already in coordinating and in planning. Do I still need event coordinator and event planning? So, before answering that question, I would like to discuss the three types po of event planner or event coordination. So, there are three types pala ng coordination. Number one is full coordination. So, yung full coordination pala is from start to finish po yung trabaho ng coordinator mo po. From the start of the planning up to the pinakadulo ng yung event. Yun yung full coordination. Siya yung in charge ng lahat-lahat. Sa kanya lahat yung plano at saka yung paano yung pag-execute ng event. So, ikaw sitting pretty ka na lang, no? You just pay the coordinator everything. Number two is partial coordination. So, partial coordination, of course, hindi siya full. Dito sa partial coordination is kung ikaw mismo po yung gumagawa ng booking ng mga supplier, ang function ng iyong coordination is partial lang. The coordinator is just there to help you and assist you in polishing your plans. So, andyan lang siya to help you. Ikaw yung nagdi-direct sa yung coordinator kung ano yung part niya. In other words, you are the head planner and your coordinator is just there to assist you. So, that's partial coordination. Number three is on-the-day coordinator. Yung on-the-day coordinator is yung hina-hire mo, like ikaw yung gumagawa, ikaw yung nagpaplano, ikaw yung nagbubook ng lahat-lahat, tapos i-hire mo si coordinator na on the day na siya magpa-function. Pero merong mag-i-execute ng iyong mga plano, siya yung mag-make sure na smooth yung flow ng event mo. Yun yung function ng on-the-day coordinator. Ikaw pa rin yung head planner, ikaw yung head coordinator, pero yung coordinator mo, on the day, siya yung mag-make sure na na-execute mo yung event mo as planned. Kasi naman, you are part of the program, diba? Kunyari, nakagown ka. So, paano kung may mga last minute na gagawin, tapos porma na kahit ka, naka-makeup na ka, diba? Tapos naka-gown ka. So, dapat na-adjust kayo on the day coordinator. Siya yung mag-take over ng all coordination works mo on the day. Sabi ko nga, dun sa debut party ng aking anak, marami akong na-learn na lesson.
lesson and realizations. And one of that is, sana I hired a coordinator on the day of the event. Para meron, although meron nag-a-assist sa akin, my sister and my pamangkin, pero sana nag-enjoy na lang sila. Sana kung nag-hire ako ng coordinator, silang yung dalawa na nag-assist sa akin, sana nag-enjoy na lang sila sa event na hindi ko na sila pina-assist. So, yun yung isa sa aking realization. In my next video po is pag-uusapan naman natin yung other aspect po ng coordination ng event planning. Based on my very little experience na gusto ko namang i-share sa inyo. Yun lang po muna yung pag-uusapan natin, yung the three types of event planning and coordination. I hope you learned something from this video, and see you on my next video in continuation po sa series ng topic na ito. So, bye!